Okay. So, ito pa yung problema kasi yung 1 year ago, another info ah, 1 year ago, nag-video call pa kami nung cousin ko na US citizen na nag-hiyan hello pa sa akin and meron na siyang green card na Canada talaga. Ang problema, yung mga anak niya napunta na dito sa Pilipinas. Nakita nyo sa throwback na photo na kumbaga naging kapatid ko siya pero hindi talaga first ano ko lang siya kumbaga long or malayong pinsan, not a first cousin, like a cousin that I know before the like that in the China because of the company and for the founding of the foundation. So nung time na nasa China sila, nag-founding yung ministry ng farming at sila yung binigyan ng founding fund para sa farming. Ang problema, inattack sila before the first World War Zero talaga na mga Japanese and dahil ang Japanese ay inattack sila kasi ang umatak sa kanila, kung alam niyo yung Japanese na nabombahan sa Japan, hindi ko alam kung anong name nung ano na yon, yung nandoon na mga walker, yun ang dinala sa China para i-attack or is kumbaga i-massacre yung buong area or resident talaga sa may malapit sa Tibet, China. So dinala nila yung mga walker nila na yon through the C-130 and binaba nila because there's a politician issue going on those time. Binaba nila yon sa may palayan or sa farming ng Tibet, China, kaya nagkaroon ng parang na-massacre. Tapos itong US citizen na to na naging sister ko na, iba yung reliyon nila sa Tibet and before mag 2000 inattack din ng Chinese Tibet and dahil half walker din sila, parang nagkaroon ng kumbaga nag-away talaga sila and duguan yung away and parang some of those walker dinala nila sa Hollywood for the Z Nation, for Walking Dead, mga ganon. Ang problema, yung mga tao na producer ng walker ng mga Z Nation or Zombie Nation or mga ganyan, every end of the year meron isang walker na pagan, parang cult or kulto siya. Kumbaga, sinasacrifice niya yung mga producer na patayin tuwing end of the year dahil doon meron nakapasok sa Hollywood na pagan walker. So until now, he is still walking through Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So mananaba siya, yun ang problema ngayon. Kung may mananabas sa Pampanga, oo, nakita ko talaga. And because of this si motor cycling 24/7 na naman, tumakbo kami and gusto kong pindutin yung motor niya at iwan siya. Kaso ang problema, malubak yung mga bato. Malubak talaga yung bato. And because I have a third eye, doon talaga dinadala yung mga sinasalvage nila doon na kumbaga sinasakta ng mananabas doon sa boundary ng Pampanga na Nueva Ecija. Ang problema ko, gusto ko naman puntahan ng umaga. Ang problema ko nga, baka maligaw ako or masemplang na naman. So ayun ang problema ko and nung time na yun kasi nandoon yung kinong naghahatakan kami nung susi ng motor ganyan and
kumbaga, ako na magmomotor ganyan. Ang problema, hindi ko inano kasi sabi niya, ako na kasi malubak yung bato nga, malubak nga. Sabi ko, malubak nga. Sabi ko, ginagabi na ako. So, there's a harassment sa aming dalawa and naghatakan pa kami nung bag na dala ko na backpack and sabi ko, akay na yan. Tapos, talagang gumulong kami doon sa ano talagang nang nagkaroon kaya ako ng mga anong pasapasa din. Lumaban talaga ako and natadyakan ko siya and tinadyakan ko siya at parang na mixed martial art ko siguro si driver na ano and ang nasabi lang niya, sabi niya i-drive na kita, tama na aray, ang sakit, nasaktan siya and sabi ko tumayo ka, sorry, imotor mo na ganyan-ganyan kasi sabi ko hinahabol na tayo ng aswang ganyan-ganyan and kung nasaktan ko talaga siya. So yun yung problema ko, lalabas lang yun pag ginalit talaga ako and nangyari yun nung time na ginalit ako ng asawa ko. Meron siyang presentation sa office, nakita nung mga kasama niya na dito na anuhan ko siya dito tapos sa mga dibdib at saka sa mga likod and parang pagkatapos nung break time parang nagchismis sila, sabi ginamit na sharp tingi raw ang ginamit, bakit raw, grabe on point raw yung pag ano de dito siya na ano talaga kasi nag-away kami tapos parang pinagyabang niya yun sa mga kasama niya na tingnan niyo paano magalit ang asawa ko and yung mga kasama niya sa office, sabi niya brutal pala siya, mukha lang siyang pabebe na mainhin pero she's a danger ladies ganun, parang na ano sila na ano siya, kumbaga brutal siya ganun. Kasi pinagyabang naman niya ng asawa ko, tingnan mo kung paano maging wildest ang asawa ko, tingnan niyo kung anong ginawa. And sabi, oh my god boss, hindi na normal yan, so baka nakita ni mistress nung kabit at sinabing kung hindi talaga papaulan ng kuya ng nagsisi yan ng bahala yung babaeng yan, siguro nagalit siya sa akin kaya nagpabuntungan si Hiro si Gabi, pinapunta niya doon and ginawa niya ng masama na hindi niya pinakain tapos pinakita niya paano pagtapo ng pagkain sa harap ng mga anak ko and ultimo yung paghagis ng pagkain talaga. Ang mga anak ko, magugulat na yun eh. Alam na nila yung kahit hindi sila saktan, alam na nila yun. So ayun, yun yung mga pangyayari. So may walker nga doon sa ano sa boundary ng Nueva Ecija. Alam nyo kasi ang walker, mahilig sila mahilig kasi ang walker naiinitan, mainit ang pakiramdam. Mahilig sila maglakad sa mga tubigan. Siguro naglalakad sila doon sa mga palayan para malamigan yung paa. Tapos baka nagagano na sila na kasi yung kaya doon sila binaba ng mga kumbaga mga tao na gustong sirain yung foundation. Tapos nung una sila rin gumawa ng paraan para palayasin kasi ultimo yung territorial nila sa Vietnam, pinupuntahan na rin ng walker, ang bilis-bilis tumakbo. So yun, nung sa Davao ako, meron ding walker doon and mahirap silang kausapin talaga. So ayun ang nangyari. So dahil nga hinabol kami ng walker, kamuntikan na kami tumalun sa ilog yung motor and umatras kami and natatawa ako and natatawa rin siya and hindi ko makalimutan talaga yung harassment na nangyari na yon. So ayun. Oh my god, dadawi kong harassment talaga ngayon. 2 years, adabi kong harassment. So ayun, kumbaga merong sumisira sa kung ano yung foundation dito sa Pilipinas. Kaya nila binaba sa Luzon, Visayas, Mindanao, and International ang walker talaga. Kung
kung napunta na sa Norte yung Walker, oo, kasi nakita ko sa pa-viral nung ano nung congressman ng Norte na sinabi niya kung headshot kaya how many kilometer from the area kung nasa sila sa field sila ang pinag-uusapan na yun Walker yun sabi niya how many kilometer from the area kasi ia-attack sila doon sa city hall nila shout out sa city hall nila ia-attack talaga sila doon so kailangan glass talaga siya pero hindi tatagal ang glass na yan babakbakin nila yan totoo sa Cotabato City Mindanao binasag nila yung glass ng Central Bank pinasok nila and nung nakapasok sila wala silang pakialam na kaya nila buksan yung vault talaga and lumabas lahat ng pera sa may kalsada yung mga homeless tuwang-tuwa at nagsigawan dahil doon ay hagis yung vault talaga dahil nag-away sila and sinetgan sila ng security and hindi nakuhanan ng media yon. Last martial law bago sinabing mag-martial law talaga yung bangko ang kanilang pinunterya na bolt. So, pag nagkaroon ng martial law dito sa Pilipinas, alam nyo na sa mga bolt yan sila pupunta ng Central Bank, ng mga bankong ganyan. So, pinaalis nila yung mga safe closet na ganun. Pinauwi nila sa mayayaman yung mga jewelry or important na mga documents sa loob ng vault sa mga bangko dito sa Pilipinas. From Luzon, Visayas, Mindanao, and International, it means there's something wrong talaga. Yun, kaya nag-update din ako kasi sabi ko, nabibigatan ako and gusto kong magpa-vault nga. Tapos okay, basta pag umabot ka mga half million, pwede ka nang magpa-vault and also pati documents mo kasama. Kaso ang ginawa ng Pilipinas ngayon, pinadala nila lahat ng documents sa mga tao na if ever na mawala ang mga gamit nyo or mga belongings nyo or pera nyo, problema nyo na yon. Kaya marami ngayong naghahabulan sa labas. So kahit yung withdraw ng pera, pinapalabas nila. Kasi if ever na magkaroon ng martial law, ganyan-ganyan, babawi naman ang mga gangsta yung mga nakulimbat sa kanila. Kumbaga, irarabery rin nila yung mga tao para lang bumalik kung magkano yung mababawas sa kanila at mananakaw. So, yun yung problema. So, ayun, gusto ko lang kayo anuhan ng idea talaga. Kaya, lahat ngayon, ang bigat-bigat na mga dala ng mga tao. Kaya, pumunta na ako ng bangko eh. Wala pala dito sa Pilipinas. So, ayun, kailangan kong itakbo talaga ang mga gamit ko ng Luzon, Visayas, Mindanao, and International. Kasi, kaya nilang buksan talaga yung mga gamit talaga. Yun ang problema, walang security. Dati may mga vault pa sa bangko eh. Ito, bago umupo yung presidente, nalis nila yung mga vault eh. Kaya ang sakit na ng mga likod ng mga tao, dala nila mga gamit nila ng backpack, ng pera. Lahat apektado talaga. So ayun, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.